ang kamatayan ng mga panganay na lalaki sa Ehipto. Ikalabing isang kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Padadalhan ko ng isa pang salot ang Paraon at ang Ehipto. Pagkatapos nito, paalisin na niya kayo. Itataboy pa niya kayo dahil gusto niyang makaalis agad kayo. Sabihin mo sa mga Israelita, lalaki man o babae, na humingi sila ng mga alahas na pilak at ginto sa mga kapitbahay nila na Ehipsyo. Niloob ng Panginoon na maging mabait ang mga Ehipsyo sa mga Israelita. At iginalang si Moises ng mga opisyal ng Paraon at ng mga mamamayan ng Ehipto. Kaya sinabi ni Moises sa Paraon, ito ang sinasabi ng Panginoon, dadaan ako sa Ehipto mga bandang hating gabi, at mamamatay ang lahat ng panganay na lalaki sa Ehipto, mula sa panganay ng Paraon na papalit sa kanyang trono hanggang sa panganay ng pinakamababang aliting babae. Mamamatay din ang lahat ng panganay ng mga hayop. Maririnig ang matinding iyakan sa buong Ehipto na hindi pa nangyayari kailanman at hindi na mangyayari pang muli. Pero magiging tahimik ang mga Israelita. Kahit tahol ng aso'y walang maririnig. Sa pamamagitan nito malalaman ninyo na iba ang pagtrato ng Panginoon sa mga Israelita at sa mga Ehipsyo. Lahat ng iyong mga opisyal ay lalapit sa akin na nakayuko at magsasabi, umalis ka na at isama mo ang mga mamamayang sumusunod sa iyo. Pagkatapos nito, aalis na ako. At umalis si Moises sa harapan ng galit na Faraon. Sinabi noon ng Panginoon kay Moises, hindi maniniwala ang Faraon sa iyo para marami pang himala ang magawa ko sa Ehipto. Ginawa nila Moises at Aaron ang mga himalang ito sa harap ng Faraon. Pero pinatigas ng Panginoon ang puso ng Faraon at hindi pinayagan ng Faraon na umalis ang mga Israelita sa kanyang bansa.